Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin sa isang naturang health ang mga kasangkapang hindi ligtas na gamitin. Learning competency identifies hazardous household products that are harmful if ingested or inhaled and if touched, especially electrical appliances. Tayong magbalik-aral. Ano-ano ang paraan sa pangangalaga ng kalusugan? Tama! Ano naman ang mangyayari kapag hindi na pangalagaan ang kalusugan? Alamin natin, ang mga kagamitan sa ating tahanan ay may kahalagahan at kagamitan. Ano-anong mga chemical ang makikita sa inyong tahanan? Paano sila gagamitin ng tama? Tingnan ang larawan at suriin ito. Kerosene ay isang uri ng gas na maaaring ilagay sa ilawan. Insecticide. Ito ay maaaring gamitin na pamatay ng mga insekto. Sonrox. Ito ay ginagamit na pambabad para matanggal ang mga mantsa. Muriatic acid. Ginagamit naman ito panlinis sa inyong mga kubeta. Pabango. Para maging kaaya-aya at laging mabango ang inyong amoy. Ano ba yung dapat gawin sa nakalalasong chemical na nakita natin sa larawan? Saan ba dapat ilagay ang mga nakalalasong chemical tulad ng pamatay ng insekto at panglinis ng kubeta? Basahin natin ang dialogo. Lisa, samahan mo ko sa palengke at marami akong kailangang bilhin. Opo, inay. At pagdating sa palengke. Lisa, ikuha mo nga ako ng isang boteng Sonrox. Sige po. At kumuha nga si Lisa ng isang boteng Sonrox. Binuksan ni Lisa ito at inamoy-amoy. Galit na galit ang nanay. Alam mo ba na masamang inaamoy ang ganyang bagay? Maaari kang malason at magkasakit. Sorry po, nanay. Ating sagutin ang mga tanong. Ano ang inamoy ni Lisa? Tama. Bakit nagalit ang nanay niya? May mga tuntunin sa ligtas na paggamit ng kemikal sa tahanan. Una, ilagay sa kabinet na hindi abot ng mga bata. Ikalawa, ilayo sa mga bagay na nagliliyab. Ikatlo, inumin ang gamot ayon sa payo ng doktor. Ikaapat, ihiwalay sa mga produktong gamit sa pagluluto. Ikalima, lagyan ng tamang babala at ilagay sa tamang lalagyan. Gawin natin. Gumuhit ng mga bagay na nakalalason o mga bagay na may kemikal. Tukuyin ang mga bagay o kemikal na mapanganib, mahawakan, maamoy at makain. Pumalakpak ang kamay kapag mapanganib mahawakan. Pumadyak naman kapag mapanganib maamoy at makain. Rugby, gasoline, hairspray, motor oil, electrical wire, electric fan, broken switch, liquid soap, perfume, pesticides,
Anong mga kagamitan o produkto sa ating tahanan ang mapanganib kapag nahawakan, naamoy at nainom? Tandaan natin, may mga tuntunin sa ligtas na paggamit ng kemikal sa tahanan. Una, ilagay sa kabinet na hindi abot ng mga bata. Ikalawa, ilayo sa mga bagay na nagliliyab. Ikatlo, inumin ang gamot ayon sa payo ng doktor. Ikaapat, ihiwalay sa mga produktong gamit sa pagluluto. Ikalima, lagyan ng tamang babala at ilagay sa tamang lalagyan. Para sa paglalapat, isulat sa sagutang papel. Lagyan ng check kapag ang bagay o kemikal ay mapanganib mahawakan at lagyan ng ikis kapag mapanganib maamoy at mainom. Broken switch, pesticides, sun rocks, electric fan, rugby. Para sa takdang aralin, magtanong sa inyong mga magulang kung ano ang kanilang ginagawa bago hawakan ang mga bagay na may kemikal. At iyan lamang para sa inyong aralin para sa asignaturang health. Naway natutunan ninyo ang mga kasangkapang hindi ligtas gamitin at kung paano sila gamitin ng tama. Maraming salamat!